Ayun nga guys, gagawin ko na po ng video, so nagpaalam na po ako sa mga titira dito sa gubat. Ayan, naging okay na po sa kanila. So ayan, abangan nyo po ang video ng aking mga kasama dyan. May mga bata ko po. So yan po, nag-aral pa. At sila po nag-aral. So pag walang trabaho, yan ang ginagawa po nila. Pag walang pasok, nagtatrabaho po sila. So ganito po dito sa bundok. So sa ang mga bata dito, nagsusumikap na. Kung nakikita nyo yung mga nagtitinda ng pako, yun doon sa may tulay, sa kerosip, ganyan, mga bata pa sila. So kung makikita nyo, may mga dala po sila na mga gamit, kasi po survival po sila. So survive nila ang tatrabaho sa gitna ng kagubatan. Good for 1 week, 2 weeks, hanggang month. So titira po sila dito. So sa tingin ko po, hindi po sila lalabas. Walang labasan to, marami pong dalaw. Makikita nyo. So dahil 3 months ng ulan dito, sila po, pumunta po sila dito. May wala po ditong bota. Wala pong bota. And meron po dito sa kanilang walang kapote. So baka meron po din makatulong. Bigyan nyo po silang kapote. Sponsor dyan. Mga kapote, ayan o. Kapote, bota. Yan. Baka naman na ating mga sponsor. So abangan nyo po ang istorya ng ating mga kasama. So, kasi dati ako, una, nung ano lang ako, mag-isa lang ako nagbablog. May makakasama na ako sa bundok. Ayan. Makakasama ko dito. So abangan nyo po, sana po ay marami pa akong supporter na dagdag na subscriber. Subscribe po ang Rise TV. Ito po ay true to life story, yung istorya ng kanila, mga ginagawa. So ano nga ba po, ano nga ba po ang ginagawa nila? So malalaman po natin sa susunod na episode kung ano ang trabaho nila dyan. Yan guys. Let's go! Pagod, layo. So, abangan nyo po. Kung makikita nyo, yan yung bag niya. Ganda ng bag niya. So guys, almost 5 minutes na po tayo naglalakad. Ayan. So wala pa kami sa area. Siguro abutin po tayo mga 10 to 15 minutes bago, kasi mabibilis po sila maglakad. Iba po yung taga-bundok maglakad. So almost 10 minutes na tayong lalakad. So malayo po. Malaking kahoy. Tatandaan ko lang po itong malaking kahoy. Baka maligaw ako pagpabalik. First time po sumama sa kanila. So malaking kahoy. Malaking kahoy. Sa 15 minutes ito tayo naglalakad. Kita nyo, napakabilis nila maglakad. Mga ilang oras po ang ano nyo, lakad? Malayo. Malamit. Kalahati oras. So, ano na eh. So, may huling po sila.
tubig eh. Ayan, easy. Punta natin yung mga bata. Oh. Gumawa na po sila. Paano ang gagawin? Magpapain na kayo? Hindi pa? Maghanap ka mo. Ah, maghanap na kayo na. Why? So, ayan po. Istorya ng mga bata. Ayan. So, magsisimula na po sila maghanap ng ano nga ba talaga ang kanilang trabaho dito sa kagubatan. So, first time ko pong maranasan ito. So, abangan nyo po ang kanilang mga gagawin. So, wala pa po akong idea kung anong kanilang gagawin. So, ayan, sinusundan ko lang po sila. Ayan. Sila! Kaisa ano? So, kumukuha po sila ng pantali. Hindi naman. Ngayon po kang pangalit. Ngayon po guys. So. Ano nga ba ang trabaho nila? Ano nga ba kinukuha nila? Abangan nyo po. Makakasagot ng tama, mananalo po ng 500 pesos. Ano nga ba ang kinukuha nila? So, comment down nyo po. Mahalin. Nabibili po ang 50. So, nabibili daw po itong 50. Oh. So, gusto mo bumili, benta ko po 500 isa. Oh. So, kukunin mo yan. Pag, ano, pag may bumili. Huwag mo munang kukunin. Ano. So, ito po, halaman. Magkano to? 50 po ang... Oh, 50 daw po. Oh, isa yung gustong bumili nito. Hakatin ko lumar. Magkano ang bilay? 50 pesos. Yung ganyan yung kinukuha namin. Tsaka yung namin kinatan eh. 50 pesos. Maganda. Magandang klase. Pero mag-ganito ko ngayon. Lagi kayo nangunguha niyan? Ito mga anong, lagi kayo nangunguha? Ito? Hindi. Tayo sila tatay, pero kami, nung dumating na kami, inakit na kami. Walang gawa, ano? Walang pasok, ano? Bago pala. Nakakahuli ka niyan? Ha? Nakakahuli ka kaya niyan? Malit, malit. Di madali. Ay, nakala pa doon siya mo. Salap eh. Kailangan tulong ng Darna. Kailangan daw tulong ng Darna. Darna! Kamala, kati mo yata na. Di ko na dalay ba? Pusulin din ang talitat o hulungan. Mabalak ko tingin natin. Mamapapal ka siya ata ang pasok. Yo. Finishing.
bahag. Atay ho, hindi na... Gracias.